hindi maayos ang inyong tirahan. Ayan. So sa mga gustong magtrabaho dito sa Thailand dyan, out there, ito po yung mga typical room na mga... Hello guys, it's been a while, Madam Obese here, and welcome back to my YouTube channel. So today's video, I'm gonna be touring you out here in my apartment. Magkano nga ba ang apartment dito sa Thailand kung dito ka magtuturo? Ayan. So, first thing ay, ang common kasi dito sa Thailand ay mga apartment, mga condo. So, syempre, be practical, kaya piliin natin yung apartment. So, this is my room, ipapakita ko lang sa inyo. Typical lang din ng mga room or room for rent sa Pilipinas. So, meron siyang screen. Actually, itong building namin, this building has three floors. First, second, third. So, dito sa first, tsaka sa second, at tsaka sa third floor, ako na lang mag-isa ang pag-ira. So, alam nyo na, dahil COVID, umuwi na sila sa kanila kanilang bahay. And, pagka-open mo, knock-knock, just there. Charo, parang nakatira dyan. Ako lang, syempre. So, pagkapasok mo, ayan. Syempre, papakita ko sa inyo ang loob ng aking bahay. First na makikita mo is the bed. Mga typical na room lang, ayan. Syempre, ako na yung... Sa kanila lahat yan. Akin lang yung bedsheet, tsaka yung comforter, ayan. And, isasara mo lang siya. Safe naman siya kasi pag nilak mo tong screen, ay... mag-close na rin siya nung ano, hola, charot. And so pagka-close mo na siya, ayan, ito na lang yung typical na room. So meron siyang bintana doon na hindi ko naman na-open, ayan. Papakita ko siya sa inyo. Ayan, iharap ko sa ano yung camera. And then, ayan, makikita nyo sa so, typical room, ayan. So meron siyang ganyan. Kita nyo na. So, meron siyang electric fan. You can request sa may-ari, may electric fan siya. Meron siyang cabinet. Good for one person talaga siya. And it has table. Kung papansin nyo, magulo tong table na to because since lockdown ngayon, it serve as my office table. Ayan, maghapon ako dyan. At ito din, actually may backdrop ako dito na green screen. Kaya every time na nag-create ako ng aking online class, online tutorial, din ito tinitake. Kung pansin nyo, medyo madilim. Kasi yung aking ring light ay improvise ng kanyang ilaw. Ayan, so ito lang po yung aming room. Ayan, so pakita ko sa inyo. So meron siyang ref, meron din siyang aircon. And ang toilet niya ito. So yung toilet niya, kompleto naman. Ayan, akin na lang yung mga yan. And meron siyang ganyan. Malinis siya. Sinilinis ko siya para bago kayo i-tour. So, ang kagandahan dito kasi malamig itong part na itong place ko ngayon malamig. Meron siyang heater. So, after the toilet, meron akong dito maliit na kitchen. Pagbukas mo dito, charan! Kitchen na siya. Napakaliit lang siya. Kitchen na parang lababo. Yan. So, makikita nyo na siya. Ito lang yung mga gamit ko. Good for one person lang. Kasi hindi naman ako masyado nagkakakain. Ayan. Nang hindi luto. Nang ako nagluluto. So, bumibili na lang ako sa labas. So, ito yung aking room. Ito, how much nga ba ang isang room dito sa Thailand? Worth it nga ba ang magturo dito sa Thailand? Tapos sa ganito kamahal na kwarto. Actually, expensive itong room na to. Andito kasi ako sa province. In Bangkok, you can get 2,800, 2,500. Dito sa province kasi since kukunti lang nagre-rent, medyo mas mataas yung kanilang kanilang renta. So, this, it costs 3,500. Pero kung gusto nyo na mas mababa, wala siyang aircon, walang gamit, meron ka mga 1-2,000. So, worth it nga ba? Parang sa akin, worth it naman kasi kompleto naman sa facilities, safe naman siya, tahimik siya. At kung mag-work ka rin naman, tapos hindi ka naman convenient sa inyong tirahan, ay hindi naman worth it ang paghihirap mo sa abroad kung hindi maayos ang inyong tirahan. Ayan. So, sa mga gustong magtrabaho sa Thailand dyan, out there,
Ito po yung mga typical room na mapupuntahan nyo. Kung gusto nyo ng mas mababa, meron pong mas mababa and it costs 2,500 or 2,000. Nag-range po siya sa 2,000 to 2,500 baht. Kaya kapag meron kayo nakitang job, tignan nyo muna kung pasok ba sa budget nyo yung kwarto, pasok ba sa budget nyo, or pasok ba sa sahod nyo yung kwartong kukunin nyo. Ayan. Again, i-update ko kayo kung magkano nga ba ang sahod ng isang ESL teacher dito sa Thailand. And aside from that, I will be also sharing my experience as ESL teacher, as a transgender ESL teacher dito sa Thailand. Tanggap nga ba ang isang transgender dito sa Thailand? Ayan! I hope that you like this video. If you are new in my channel, don't forget to subscribe, click the notification bell, and keep on watching. Bye-bye! Have a nice day!